Hi guys, welcome back to my channel po. Again po, Tantan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko guys, please subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga next na videos po natin. For today's video guys, yung gagawin po nating DIY is hyacinth flower po. Hindi na natin patatagalin yung video. Umpisa na po natin guys. Start po! First step natin guys is magka-cut po tayo ng crepe paper natin. Usually po ito po yung ginagamit natin for DIY. Magka-cut lang tayo ng about 1.5 inch. Ito na siya guys. Ayan na po. Then next step natin is ipufold natin siya. Ipufold natin siya ng 4 beses po. Ayan na po siya. Then, dito po tayo kukuha ng pinaka-petals po ng hyacinth flower natin guys. Yan. Gagawin natin is kakat lang natin to hanggang dito mong side lang po. Hanggang dyan lang siya. Then, magkakat tayo ng about 1/4 inch po guys. Ganyan po. Then, next step natin is kakat natin to pinaka-edge niya ng pa-curve. Ganyan po siya. Lahat po ng side na to guys, ikakat natin siya ng 1/4 inch po. Ayan na siya guys. Ito na po yung labas niya. Ayan po. The next step po natin is i-curl lang natin siya. I-curl lang natin siya guys. Yan. Ganyan po. Ganyan siya guys. Ipapabend lang natin ng konti. Ito na po yung magiging petals po ng hyacinth flowers natin guys. Ayan na po, ito na po siya. Then, set aside lang natin siya guys. Kasi yung next step po natin is yung pinaka-stamen po ng flowers. Ayan, magka-cut na ulit tayo dito sa prepare po natin. About, 2 inch. Ayan. Two inch and 4 inches po yung haba. Ipilipitin lang natin siya guys, yan. Ito po yung gagawin nating pinaka-tamen po ng flowers natin, yan. Ayan po. Then sa part na to, kukuha tayo dito ng about 1/2 inch po. Yan. Ito po yung gagawin nating pinaka-stamen po ng flowers natin guys. Then, balik tayo dito sa pinaka-petals niya. Gagawin natin is magka-cut tayo dito ng about 5 petals po. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ito na po yung magiging petals natin, guys. Then, next step po natin is i-replace lang natin itong pinilipit nating stamen dito sa bandang dulo po ng petal. Then natin guys, kakrumpled lang natin paikot dun sa pinaka stamen niya yung petals guys. Ayan po, ayan po yung pinakalabas po ng flower natin. Then secure lang natin siya ng floral wire natin guys para hindi siya matanggal. Ito na po yung
pinaka-flower po ng hyacinth flowers natin, guys. Yan. So, sa hyacinth flowers po yung gagawin natin DIY, kailanganin po natin ng about 40 to 50 na flowers para makabuo po tayo ng isang bulaklak ng hyacinth. And may mga naka-ready na tayo actually. Ayan na sila, guys. Ito na po yung mga naka-ready na flowers. The next step natin is babalutan natin sila isa-isa ng floral tape po para gumanda po itong pinaka-flower natin. Gagawin natin, isi-glue lang natin itong pinaka-bottom part ng flower. Then, babalutan na natin siya, guys, ng floral tape po. Ayan na po siya. Ito na po yung pinaka-flower po ng hyacinth flowers natin, guys. Ayan na po. Ayan, next step po natin, guys, is magkakat tayo ng alambre. Ito na po yung magiging stem po ng hyacinth flowers natin. Magkakat tayo ng about 30 inches po. Ayan. Pero depende po sa haba po ng stem po ng hyacinth flowers na gagawin ninyo. Since hindi naman siya ganun kalaki yan, yung kinat ko po is about 30 inches lang po. Ayan. Since maliit po itong yung wire natin, gagawin po natin, guys, is dadagdagan natin siya ng scratch paper. Usually po yun yung ginagamit natin pampalaki po ng pinaka-stem po ng flowers. Ayan. Babalutan lang natin siya ng scratch papers, guys. As usual, sa paglagay po ng scratch paper, make sure lang natin, guys, na mahigpit po yung pagka-twist natin ng scratch paper. Ayan po, ito na po siya, guys. Ayan. The next step po natin is ikakabit na po natin yung mga flowers. Ito na po yung mga nagawa nating flowers, guys. Start tayo dito sa pinakadulo po ng stem natin. Mag-glue tayo dito. Then ikakabit natin yung unang flower po dito sa dulong part niya. Then, babalutan na natin siya ng floral tape natin, guys. Ayan po. Then, next tayo sa pangalawang flowers. Sa paglagay po is, dapat level po siya. May pagitan po yung paglagay natin ng flowers, guys, para mas maganda po tingnan yung hyacinth natin. Ayan. Then, sunod po natin yung pangatlong flowers. Ayan po, ito po yung first layer ng flowers natin. Then, next tayo sa second layer. Make sure natin, guys, na bawat open na space na to, lalagyan natin siya ng flowers para maganda po tingnan yung bulaklak natin, guys. Next po, third layer na po tayo. Same
Time steps lang din po guys. Ulit-ulitin na natin, dadagdagan yung flowers hanggang maabot natin hanggang dito yung pinakabulaklak niya. And guys, ito na po yung finished product po ng hyacinth flowers natin. Ayan na siya. And bukod po sa white na hyacinth flowers natin, meron din tayong red at saka yellow na hyacinth po. Ayan na sila. Ito na po yung mga nagawa natin hyacinth flowers guys. Next step po natin is yung pinakadahon na po ng hyacinth. And guys, gagawa na tayo ng dahon para sa hyacinth flowers natin. Ito pa rin po yung gamit natin guys. Okay. Magka-cut lang tayo dito guys ng about 6 by 2 inches po. Ito siya guys. Yung lapad po nung magiging dahon natin is about 2 inches at saka yung haba niya po is about 6 inches po. Pu-fold lang natin siya, hatiin lang natin siya. Then, mag-form lang tayo dito ng pinakadahon po natin. Ayan po. Ito na po yung magiging dahon ng hyacinth natin, guys. Ayan. Dalawa po sila actually. Kasi ang gagawin natin dito, ipagdidikit natin para mas gumanda po yung kulay po ng dahon. Kaya na po siya guys. The next step natin is lalagyan na natin siya ng glue. Idikit na natin silang dalawa. Sa paglagay po ng glue guys, dapat mako-cover natin yung buong dahon para maganda po yung kapit ng glue natin guys. Then gagamit po tayo ng wire para sa pinaka-stem po ng dahon. Replace lang natin yung wire dito sa pinaka-gitnang part po ng dahon. Then itong isa, ipapatong lang natin sa dun sa unang dahon natin guys. Make sure lang natin na madikit natin ng gusto yung dahon. Ayun na po, ito na po yung magiging dahon ng hyacinth flowers natin. Ayun na siya guys. Set aside lang natin siya, hihintayin na lang natin siya matuyo. Ayun po, tapos na po. Tuyo na po yung dahon natin guys. Ito na siya.
Ikakabit na natin sa hyacinth and flowers natin. Actually, sa isang hyacinth po, meron po tayong apat na dahon. Yung paglagay po ng dahon, it depende po sa inyo guys kung ilang dahon po yung ilalagay ninyo. Usually po kasi sa hyacinth, hindi naman ganun karamihan yung dahon ng hyacinth. Kaya yung gagamitin nating dahon guys is apat na piraso. Ayun, ito na po yung hyacinth flowers natin. Lalagyan na natin siya ng dahon guys para mas tumanda po tingnan yung hyacinth natin. Gagawin natin is ito twist lang natin itong pinaka stem po ng dahon sa stem po ng, ng hyacinth flowers natin. Para mas kumapit po siya na hindi po siya matatanggal guys. Ayan na po siya. Then next natin is ipa-final na natin siya. Babalutan na natin siya guys para hindi makita itong pinaka-wire niya. Po, ito na po yung finished product ng hyacinth flowers natin guys. Ayan na siya. Ito na siya guys. Next step natin is ipapatch na natin sila. Actually, marami po tayong nagawang hyacinth flowers. Meron po tayong 6 na hyacinth flowers. Meron tayong white, yellow at saka red na hyacinth po. Hey guys, ipapatch na natin yung hyacinth flowers natin. Guys, ito na po yung finished product po ng hyacinth flowers natin. Ito po yung yellow hyacinth natin guys. Yung white hyacinth at saka yung red hyacinth flowers natin. Ayan silang tatlo.
Yung ginamit nating patch actually guys is empty gallon lang kasi naubusan na tayo ng patch. Ayan sila. Alright guys, thank you for watching po. See you on my next vlog. Bye po!